Quezon, Quezon. Galing pa tayo ng San Pedro, Laguna. Sabado nga ng gabi, mga binong, umalis kami dito sa San Pedro papuntang Unisan, Quezon. 10 PM nga ang usapan, mga bi, kaya lang nakaalis na kami ng 11 PM. Sobrang bilis nga ng biyahe, mga bi, 2 AM pa lang nasa pagbilaw na kami. Naghanap muna nga kami ng makakainan, mga bi, at dito na lang kami kumain sa may 7-Eleven. Mula San Pedro hanggang Quezon, mga bi, umabot lang ng 4 oras ang biyahe namin. Bago pa nga kami magkagulatan, mga bi, ay masaya na nga kami at excited sa pupuntahan namin. Kahit nga mabilis yung biyahe namin, mga bi, dahil nga sa madaling araw na yon, matagal na din talaga yung 4 hours, kaya ayan, nagutom na din talaga kami. Bago pa talaga kami makaalis, mga bi, napakalakas na ng ulan sa San Pedro at hindi nga namin alam na may bagyo pala. Sabi nga ng kapatid ko, mga bi, pag hindi pa tumigil ang ulan, alas 2 ng madaling araw na lang kami aalis. 10 PM na nga ng Sabado, mga bi, at ayun yung oras ng usapan namin, pero napakalakas pa rin talaga ng ulan. Buti na nga lang talaga 11 PM tumigil ang ulan at umalis na nga din kami. Guumaga na nga, mga bi, nung nakapunta kami sa Malatandang Beach at Bugsh. Umuulan, mga bi, pero napakalakas naman talaga ng hangin na talo ng dagat. Legit ba, mga bi, na tumama daw ang bagyo sa dagat? Sobrang lakas ng hampas ng dagat, mga bi, may inaanod pang pawikan at ayan, nakakaawa nga. Sobrang lakas ng hangin, mga bi, at mag-uumaga na nga ito, pero pinagpahinga muna namin yung mga jowa namin dahil pagod na pagod yan sa mga pagdadrive. Ay, grabe, napakalakas naman ng hangin. Nagbukang liwayway na nga, mga bi, ganun pa rin talaga ang lakas ng hampas ng dagat at lalo atang lumakas. Medyo nakakatakot na nga din talaga, mga bi, kasi sa totoo lang sa personal para na siyang tsunami. Mga bi, baka naman pag pinush namin maligo dito, pare-parehas kaming paglamayan, Diyos ko. 6 AM na nga to, mga bi, pero ayan, lalo siyang lumakas at inaabot na kung nasaan kami. Sa totoo lang, mga bi, kahit galit na galit ang dagat at parang gusto na kaming pauwiin, hindi ko pa rin talaga maiwasan na hindi humanga sa ganda nito. Dagat na may konting bagyo. Dahil nga hindi na talaga kumalma ang dagat, mga bi, ay ayan, umalis na din kami. Bakit malungkot ang mga beshi ko? Kasi hindi nakapagdagat gawa ng may bagyo. Siyempre, mga bi, dahil na nga nandito na tayo sa Quezon, ala ka na maumuwi pa tayo ng San Pedro. Wala Malatandang Beach, mga bi, ilang tumbling mo lang at makakapunta ka na dito sa may Unisan. Buti na nga lang di talaga, mga bi, malapit yung pinag-iistayan dito ng lola ko at bago nga kami pumunta sa bahay nila, ay ayan, bumili muna kami ng mga makakain. Napakaaga pa talaga nito, mga bi, kaya ayan, pumunta muna kami dito sa public market ng Unisan bago kami pumunta ng Barangay Almacen. Medyo may kalayuan nga ang public market sa mga probinsya, mga bi, alam nyo naman yun. Kaya kahit nga pagod na pagod kami, ayan, bumili na kami ng makakain. Nung mabili nga namin lahat ng mga kailangan namin, mga bi, ay umalis na din kami at bumunta na agad kami sa may Barangay Almacen. Pagpunta ka namin do, mga bi, ay tuwang-tuwa ang lola ko at napapaiyak pa nga sa tuwa. Hanggang sa kapatid kong si Wensi, mga bi, at hipag kong si Jennifer, may kasama din kami kumare't kumpare. For today's rides vlog, mga bi, kasama nga natin dito si Mare mo Gisela at kumpare mo Lester. Kami nga sana talaga kami, mga bi, gawa na nakaplano na ito, kaya lang yung hindi pa planado ang natuloy. Okay lang yon, shout sa mga hindi nakasama, marami pa namang next time. What if next week? Tapos nga namin magayos at makapagpahinga, nakapagluto na nga din ang Mare mo Gisela, kaya ayan, nagluto na kami. Sana kasabay namin ng lola namin dyan, kaya lang may inaantay siya. 9 AM pa nga lang talaga yan, mga bi, pero kumain na kami ng tanghalian. Ganun naman din talaga sa probinsya, mga bi, maaga nagsisikain at nagugutom na din talaga kami. Sobrang thankful din talaga kami sa Lord, mga bi, dahil nakarating kami dito ng safe at talaga namang buong-buo. Ito naman talaga, mga bi, kailangan bago tayo umalis, mag-pray muna tayo para ligtas. Tapos nga namin kumain, mga bi, wala muna magpapahinga sa pamilyang to dahil nagyaya na nga ang lola ko umakyat ng bundok. Ito na nga, mga bi, napakahaba na nitong video. See you sa part 2.